Good afternoon, ciclovistas. Mico Villano here at nandito tayo ngayon sa ating bike review. What we have in front of us is the brand new underbone, the TVS NEO XR. This is a 110cc single cylinder engine. It has 4-speed transmission, semi-automatic, wala siyang clutch, okay? Ang maximum power niya is 8.5 brake horsepower at 8,000 RPM at ang maximum torque niya is 8.5 Newton meter at 4,500 RPM. Okay, as you can see, naka-mugs na siya, back and front. So, yung aesthetics niya, ang ganda tingnan. Yung fairings niya, very masculine. So, medyo wala ka nang papalitan dyan. Tapos, yung front brake niya is disc brake na. At yung rear brake niya is drum brake. So, better stopping power. One of the good features about this bike is, alam naman natin, lagi tayo nalolobat ngayon sa cellphone. Imbis na magdadala ka ng power bank, meron na rin siyang kasamang car charger. Parang sa kotse to, yung nilalagyan mo ng cigarette lighter. Okay, sasaksak mo lang dito yung cellphone charger mo, then you're good to go. Malaki rin yung U-box niya. Malaki siya, so yung mga mahilig magdala ng mga gamit, no need yun na magdala ng bag, definitely kakasya sa U-box. Yung ilaw niya, na-testing ko siya kanina, malakas din. So, pwedeng hindi mo nalagyan ng LED light. Okay, so that is the brief review of the TVS NEO XR 110cc. Back to you guys. Oh, so ciclistas, pag-usapan pa rin natin na mas thoroughly kung ano ang mga special features ng TVS NEO XR. Ito po ay merong 110cc at Duralife engine kung saan meron siyang tinatawag na 4F technology. Isa-isayin natin kung ano itong 4F technology na ito. Unang-una, meron siyang tinatawag na RF technology. So pag sinabi natin RF technology, this is a roller friction technology kung saan ang kanyang rocker arm is roller bearing na po, nakakabit. So alam naman po natin, medyo technical ng konti, yung camshaft po ang nagbubukas ng rocker arm at saka ang barbula. So yung camshaft is dadaan sa rocker arm, dediretso po siya sa intake at sa exhaust valve para buksan niya pareho to. Pag-usapan naman natin ang tinatawag na low friction piston ring kung saan ang sacrificial part ng piston or dun sa pinaka-cylinder head niya is yung kanyang piston ring. It has a TF guide tensioner. Pag sinabi natin TF guide, ito po ay gawa sa Teflon, yung kanyang materials for the tensioner dun sa may timing chain. Okay, so mga ciclistas, ang huli po na 4F technology ng Duralife is the LF Advanced Lubricant System. So, kung ang motorsiklo nyo ay iiwan nyo ng isang linggo sa bahay or sa parking, lahat po ng langis niya dito sa makina, bumababa po yan hanggang sa pinakagranahin niya. So ngayon, ang LF Advanced Lubricant System is para hindi po siya magkaroon ng start-up kung saan tuyo lahat ang mga piston ring, tuyo lahat yung mga granahe. So it will maintain the oil doon sa mga gears niya at dun sa kanyang timano, this is a low friction advanced lubricant system na equipped na po ang Duralife ng engine ng TVS NEO XR. So yan po mga ciclistas, ang additional information about the TVS NEO XR 110 Duralife engine. Balik sa inyo mga ciclistas. Okay, so ciclistas, ang TVS NEO XR ay sinasabing matibay ang plastic parts. So ito ang kanyang special feature. Aliga mga ciclistas, subukan natin kung gaano katibay ang fender or plastic parts ng TVS NEO XR. So tatapakan po natin ang fender. Sasampa tayo rito. Tingnan natin kung anong magiging itsura na ito pagkatapos. So ayan mga siklistas, kitang-kita, nakatapak ako sa fender. Masasabi natin na maganda ka ang quality ng plastic parts ng TVS NEO XR. Dito na kayo mag-angkas. Pwede umangkas dito. Yan po mga ciclistas. Kita-kita. Good quality galing sa TVS.